But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably. Destroy not him with thy meat, for whom Christ died. Let not then your good be evil spoken of. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace. Enjoy in the Holy Ghost. For he that in this thing serveth Christ is acceptable to God and approved of men. Let us therefore follow after the things which make for peace, and things wherewith one may edify another. For meat destroy not the work of God, all things indeed are pure, but it is evil for that man who eateth with offense. It is good neither to eat flesh, nor to drink wine, nor anything whereby thy brother stumbleth, or is offended, or is made weak. Hast thou faith? Have it to thyself there before God. Happy is he that condemneth not himself in the thing which shall last. And he that doubteth is damned if he eat, because he eateth not of faith, for whatsoever is not of faith is sin. Litin ko lang yun, ha? For whatsoever is not of faith is sin. Laging kinokote yan. Kasi talagang totoo yan. So, let's pray. Panginoon na salamat sa iyong salita. Kailala namin patuloy ang issue, Panginoon, about Christmas. We pray na lubusan namin maintindihan. Hindi madali, Panginoon, para sa amin, Panginoon, katamihan sa mga Pilipino, Panginoon, at even mga ibang bansa, celebrate ng Christmas, Panginoon, even ang buwan. Ito po yung nakaugalian na, tradisyon. But we pray na malaman namin exactly kung saan tayo tatayo dito, Panginoon. At sa lalagay ko, Panginoon, at mag-stand at mag-celebrate ba o hindi, to what degree. Para namin i-allow to at ano yung hindi namin i-allow sa aming sarili, sa ibang tao, Panginoon, maintindihan po namin kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So sa daming kong sasabihin, magulol na ako. Sensya na po. Okay, magandang hapon po sa lahat. Ito po ang title po nitong ating preaching today, this afternoon. Tsaka kanina umaga po, title po natin is Christmas Wars. Actually, clickbait lang po yun. Yeah. Pero para ano na, talagang todo na natin, hindi natin may tatanggi naman eh, na issue yun. Kaya yung iba na parang, ano pa, ang tawag dito, nasa fence pa, pili na kayo. Again, kung di naman ano. So medyo topic tong ano, may ating, para sa iba, hindi importante, pero the fact na yun ay continually na nabobrought up ay kailangan i-address. Okay? Hindi yan po ba? So, parang sa amin, tabaho na naman, no? Sa amin kasi, ganun eh. Pag may mga problema, napapansin po yun kasi nilalag lahat eh. So, ito lagi na lang nangyayari ito. Naka-ano yun, nakapila yun. Oh, natin na palang nangyayari yan. Ba't di wala kang ginawa? Ganyan. Pabaho eh, no? Pero, ayun. Kaya pag wala kang ginagawa doon, no, magtatanong. Either mahirap talagang problema yan or baka hindi na-address. Eh, minsan, talaga may mahirap na problema. Pero pag in-address mo, binigyan mo ng enough time, ma-address naman yung problema. Kaya ganun po tayo ngayon. ganun talaga. Address natin to. So, again, tayo po yung medyo na andito sa ang tawag dyan, underdog ang tawag dyan, di ba? Ibig sabihin, itong position natin ay medyo parang ipit tayo kasi position to ng ibang kulturo rin. Kaya, posible tayong di ba? Hindi ko naman sa Christmas. Parang ilalagay ka sa category na yun. So, hirap. So, again, ulitin ko po. Sabi ko rin umaga, kayo bandang huli ang magpapasya. Sabihin ko lang yung I believe na nakikita kong tama at mali. Sabihin ko yung tama, ito yung mali, ito yung tama. Kaya magde-decide. Okay? So, umpisa natin by, kaninang umaga nga, di ba? So, ganun. Buti, andito pa rin sinabad. So, napansin nyo ba? Ikataon na, tumiming sa Sunday yung Christmas. Ano nangyari sa atin? Kahit sa ating mga wala ng problema sa gantong bagay, nagkaroon tayo bigla ng problema. Tama? So, yung sabihin, issue talaga siya, hindi mo siya tinatanggi. So, tradition sa atin, minsan, magpuyat, mag-caroling, mag-masko. So, pag nag-conflict yan, kahit kami, gusto namin talaga hindi yan Sunday kasi nga, para makarami ng holiday, di ba? Pero, yun eh, ganun eh. So,
So kayo, okay na rin para yun nga, magkaalaman kung saan tayo nakastand. Amen? Amen? Amen. Okay, lakasan nyo pag nag-agree kayo. Pag hindi, hindi wag. Okay. Ganun. Okay, so kanina umaga po, wala pa rin yung inintay natin. Punta po ba? Hindi na. Hindi natin alam. Okay. Para sa mga wala kanina dito, review na rin. Para sa mga nakikinig online, kung meron. Title po nito is Christian Wars. Subtitle is The Birth of Christ Does Not Equal Christmas. Sabihin, kaya nagkakatalo-talo. Minsan, definition pa lang, nagkakagulo na. Kaya sinasabi na natin, yes, ang tawag na iba sa Christmas, Birth of Christ na ang sinaselebrate, pero linawin natin, maraming ang conflict. Kaya, sinasabi natin ngayon, at anong nireview natin yung tatlong previous sermons, studies natin dito, hindi yun pareho, exactly. Okay, so, kailangan maintindihan natin yung pagkakaiba at yung pagkakapareho. So, pagkakapareho lang naman, no? Kasi nga, yun, sabi nila, Christmas time, pinanganak si Jesus, and, pero, even the Catholics, which is nauna sila dyan, they recognize the fact na hindi nila alam kung saan, kung kailan, pinanganak ang Panginoon ni even months. Yung month pa niya, lalo na day. So, dahil birthday, di kailangan alamin ang day. Kasi hindi alam, yung pinipilit yung issue, di nag-set ng isang day kung saan i-celebrate daw. So again, wala sa Bible yon, pero again, di naman masama lagi. Pero yun pinag-aaral natin kung saan tayo lalagay exactly. Okay, nagkakaintindihan ba? So review natin na mabilis lang ulit yung itong summer natin kung sakali gusto nyo yung reviewin sa YouTube kung wala kayong load dito kayo. Pwede kayo magano dito. Kanina wala nag film showing. Hindi ko alam bakit. Anyway. Yung una po natin dito is yung natawag nating Christmas, the good, the bad, and the ugly. Nag-aaral natin, mabilis lang po, no? Inaaral natin yung mabuti sa Christmas, or at least yung sa birth of Christ, celebration, reality na nangyari sa ating mundo. Okay, so may maganda dyan, ay nagkaka-reunion, at least na bubot up yung kapanganakan ng Panginoong Jesus, at kahit paano na highlight siya, yun ang maganda dyan. Pero yung masama, yung iba at marami po, it's all about the money for them. Katulad ng sa na-brought up din sa chapter Luke 2, nagkataon na nag-cause nung Christmas is si Mary and Joseph was forced to go to their, kay Joseph. Bethlehem. Okay, hindi mo yung cause ng Christmas, pero nagkaroon na setting na ganun. Yung gusto sabihin. And then, nagiging burden sa iba yung Christmas. Okay? Iba, magiging malungkotin. Hindi naman kailangan. Ganun din, by the way, sa birthday, ha? Ganun sa birthday, pansinin nyo, iba dyan, nag-demand. Birthday ko, eh. Okay? Birthday ko. Yeah. Kahit mali, totoo po yan. Kahit sa mga believer, lalo na, mga Kristiyano, gagawa ng pinaka... Alam mo na ako, birthday ko, eh. So, yun ang masama. Again, hindi yung gumawa nun eh, pero nangyayari, reality yun. So, kailangan pagkaingatan, huwag natin gayahin. And then, may ugly, ito yung nakita natin last 2019 po to, na yung ginagawa ng yung Christmas, ginagawa nilang, talagang inaano nila eh, sinasaksak nila sa lalamunan natin, tama ba yun? Pinapalunok sa atin, kasi ang sample ko kanina umaga, tsaka dati, yun nga, yung mga i-demonize ka nila pag di ka nag-celebrate ng Christmas. Sabi ni Ben, wala namang ganun eh. Meron po eh. Kaya nga merong Christmas carol ni Charles Dickens. Yun ang totoo. And then, so huwag tayong patakot doon. Kung ayaw natin, huwag. At dapat lang. So then, don't be hooked up on something that's not good. Again, di nang sabi na lahat masama, pero consider natin merong masama. At ngayon, aralin natin yan pa. Kanina umaga ulit din, mabilis lang po yung pangalawang sermon natin, last 2020, He That Is Born, King of the Jews, ang title po niyan. And then subtitle is True Biblical Account of Jesus, The Birth of Jesus. So ginawa natin is, at tinignan natin yung mga katotohanan, tatlong points lang na kailangan maintindihan natin at ma-emphasize. So number one is dapat si Jesus yung focus. Again, nakita natin yung karamihan ngayon, hindi na si Jesus yung focus, kunwari lang. Okay? Ay.
Nakatry na ng room sa mga, ano, no? Makulungan, no? Kaso wala, eh. Yan, so... So, ganun at ganun yun, na hindi allow na may focus si Jesus, kunwari lang, kaya nga pumapasok iba, Santa Claus, regalo, pamunduhan, materialism, di ba? So, yun yun eh. Kasi, hanggit maaari, gusto nang sanlibutan, mawala yung focus, at dapat focus. Kaya yung like example dyan is, pumunta ka sa mga Christmas party, kaya sa mga company, sa ano, kung saan-saan dyan, inuman dyan, di ba? The irony is, kung si Jesus andito ngayon, siya mismo hindi invited. At malamang hindi na siya pupunta. Parang ako. Pupunta doon. Tapos mga bakla pa yung host. Huwag na. Huwag na toy. So dapat, ang katotohanan, dapat si Jesus ang focus. Karamihan, hindi ganun. Pangalawa, nakita natin sa Matthew 2, yung accuracy ng scripture. Ganun na rin. Inaaral natin ito. Bakit masyado tayo na... Masyado nga, pagpasko lang, kainan lang, reunion. Ba't di ba inaaral yan? Kasi ganun lang sa Bible eh. Bukod sa yun talaga tayo nakilala, mga Baptist, mga Kristiyano. Dapat lalo na dito sa bagay nito. Kasi even Baptist, nagkakatalo-talo nga. Kaya dapat, tulad sa maraming issue, hindi mo dapat, eh, huwag na yung Bible. Lalong napadaan kailangan yung Bible. At makikita natin mamaya, kasi again, yung topic natin ngayong hapon ay ilitasin natin. Hindi ko natapos eh, pero makukuha na yung gist ng gusto ko sabihin. And then, pangatlo is, the event brings joy, but only to those who understand. So, yun ang totoo. Yung iba, naikisaya-saya, pero hindi nila makuinasiyahan talaga ng Christmas kasi umiiwas sila sa tamang issue. Bandang huli, kaya pag binote up mo yung issue sa kanila, galit yan, kasi wala yung totoong joy sa kanila. Aasarin ka pa niyan. But, ba't mo masyadong, ano, usapan pa yung totoong, ano, at ganyan. So, tayo dapat, yun ang utuwa lalo. Kasi pag nag-solving tayo, binobot up natin yan eh. Hindi na iba sa atin yan. Okay? So again, wala nang dapat at may karapatang magpwersa sa atin kung anong tamang celebration ng Christmas, anong day. Kasi nga, nung soulwinner ka, okay na okay. Covered ka na. Then last po, yung, teka, sino yun? Yung last po, last year lang po ito, Enchantment of Christmas ang title. Subtitle, Break Loose from the Bewitchment. Define natin yung bewitchment para ka niloloko. Nang unti-unti na hindi mo nalalaman, niloloko ka na pala. Ganun sa magic, ganun sa mga wish, ginaganun nyo, pang gayuma, ganun po yan. At yung mga sinasabi sa Bible, subtlety ni Satanas. So, pero nga, paano mo nasabing ka Satanas yun eh, birth of Jesus nga. Ito nga, inaaral natin na while akala mo, sumasamba kay Jesus, kasi siya tumnalya pala. Hindi. OAD naman yun eh. Kaya nga yung pag-aaral natin ngayon. Okay, so at least na ito. Yung points last year, realize the truth para hindi ka ma-enchant ng mga witch, ng Christmas. Dapat wala, yung mga hard truths, alam mo. Okay? Kaya mamaya titingnan natin iba doon, pero yung mga... Yung basta yun yung pinag-guide natin, alam mo yung katotohanan, and then... Hindi ka basta-basta mo sway ng bewitchment nila. Parang magic trick lang yan eh. Kung alam mo yung magic trick, ahanga ka, tululaway. Paano nangyari yun? Pero malaman mo lang yung trick doon. Eh, loko-loko naman to. Ganun lang pala yun. Tapos maniningil sa circus ng napakamahal dahil lang ano, yun lang pala. Di ba? Dinaya lang pala tayo. Lalo yung mga card. Ang daling yan ng card eh. Ganun din tayo ngayon. So hindi tayo mahihirapan pag alam mo yung katotohanan. Ah, yun lang pala yun. Pwede naman pala, may tao palang din nag-celebrate niyan. Madami po. Pero again, ha, dapat may pagkakaiba sa'yo sa mga kulto na gusto lang kasi nila, katulad niyan, madalas yung Jehovah's Post Witness, sorry, yung SDA, di ba? Yung bentahe lang nila, eh, Sabado, sa Catholic yan. Di ba? Therefore, umalis na kayo sa Catholic. Mga ganun. Hindi tayo ganun. Yung issue ng Christmas ay ina-analyze natin exactly saan natin lalagay sa dili natin. Kaya talagang even Baptist, yung iba dyan nag-celebrate, ano gusto mo ngayon mangyari? Ba't mo binobot up yan? Ba't nag-fish kayo yung ganyan? Ba't mo nag-aralan yan? Mamaya maitindihan natin. Okay? Okay, so kailangan gawin natin para maka-break sa enchantment. Realize the truth. Do not comply. Okay? Hindi, sumusunod lang ako pero hindi ako niniwala dito pero may Christmas party ako. What will happen there? No? So, maano ka na, maka-catch ka na rin doon. Sumasaw-saw ka eh.
later, mahihirapan ka na mag-break away. Hindi naman ako. Parang Yossi. Ano yung sabi ko kanina? Malimutan ko tuloy din. Kahit basta nakisaw-saw ka dyan. Yan, kunwari, sa mga party-party, o kaya, kahit ano, kunwari, yung sabi ko kanina, di ko palala. Basta, yun basta kahit anong nakisaw-saw ka, ang hirap nang umiwala. Basta yun, naniniwala ka dyan eh. Hindi naman masyado, pero hindi, andiyan kayo, nag-enjoy ka dyan eh. May Christmas, Christmas ka. So, anyway, so mas maganda, again, mas maganda. Again, sa church natin, wala ditong hard rule na pag hindi ka sumunod ay tiwalag ka na. Except yung sinabi lang sa Bible na ilan lang naman yon. Kasi masyado mabigat at nakakapig sa maraming bagay. Pero ito yung gusto ko sabihin pala, bago tayo magsimula. Get this, ha? Sa isang, sinabi ko ito lang madala, sinabi ni Pastor dito to, nakinig ko sa ibang bata. Sabi lang dito, ang statement ay, sa isang taong, sa kristyanong gusto mag-matured, walang major-major, walang minor-minor. Meron bang major? May minor ba? Sa gitara meron. Pero pag nag-aaral ka, at talagang critical sa iyo yun, may minor ka bang palalagpasin? Sa una, pwede mong ihuli. Ang sa amin, ganun din. Merong may mga high priority, may medium, may low. Pwede mong yung low priority, pwede bukas, pwede next year, low priority. Pero kailangan mong later, pwede kailangan mo pa rin yung address. So, bandang huli, kung talagang gusto mong mag-matured, gusto mong lubusang, sundin, kalooban ng Diyos, at ganun din, tawag dito, ma-influence din yung iba para sumunod sa kalooban ng Diyos, sa ano na lang, sa likod, kasi nakaka-distract sa iba eh. Kahit isa lang sa likod. Ayun sabi ko, sabi sa inyo, na-distract na ako eh. Minor and major. So, para sa iba, yung minor issue lang is, minor lang yan eh. Kaya natin ang address. Diba? Kung gusto maging perfect, parang, example natin yung, anong person nyo, sa athlete, diba? Gusto mo mabilis, sa music na lang. Okay naman yung umawit ko, okay naman yung tugtog ko, kaso parang minsan sumasabit-sabit. Kung concerned ka sa yung pagtugtog, gusto mo perfect ang gagawin mo, ayusin mo yung pinakamaliit na lang na mali mo. Nakaka-relate na lahat. Ano pa? Kahit saan pa ba, ito po yung paglalapat nito. Hindi naman mahirap, pero pag tinitingnan ko pa yung trabaho ng iba, sabi ko, pambira, pangit pala na sa atin. Diyan sa ganyang kalayo, okay na, pero pag nakalapit ka, iba yung trabaho ng talagang yun ang trabaho lang. Hindi na? So ngayon, ganun po ginagawa natin. Ang gusto nating sa paglilingkod po sa Diyos kasi, ganun din yon. Sabi nga nila, hindi okay ang okay na. At lalo na, pag again, marami maapektuhan. Wala namang banat ang kalaban na konti lang maapektuhan eh. Hanggat maaari gusto niyan, maraming mapunta sa impyerno, maraming malito, maraming hindi masyadong maglingkod sa Diyos. Ganun lagi yan eh. So pag may nakita tayo, may naamoy pa lang tayo na something's wrong, something's fishy, lalo sa doctrine at sa practice, ang ginagawa natin, pag nakita natin, eliminate natin agad. Amen? So ganun din lalo dito kasi celebration to. Sabi nga ng quotation na what you believe, you encourage, but be careful what you celebrate. Kasi pag yung sineselebrate mo, kami konting compromise doon, sineselebrate mo pa. Inagastusan mo, pinaghahandaan mo, matagal na panahon, tapos boom. So parang sinasabi mo sa buong mundo na this is what we believe at yung ayaw namin, yung mga kontra dyan, eliminate namin sa aming buhay. E paano pag mapasa ng compromise? And even worse, yun nga, sineselebrate mo mali. Kaya napaka-importante. So ulitin ko ha, so realize the truth sa ating last sa Enchantments of Christmas last year, paano tayo makaka-break off dyan, makakawala, I mean. So una, alam mo yung exactong katotohanan at nadami po natin dyan yung date, yung paano i-celebrate dapat, ano sinabi ng Bible, hindi. Inaral po natin yan. Then, do not comply, huwag ka nang sumali. Kung naitindihan mo na, again, walang pilitan. Gusto yung mga aruling, anong pakialam ko? Diba? I mean, hindi ako masaktan kung nagkaruling, lalo yung mga bata. Gusto lang ma-experience. Pero pag nag-church ka dyan, nasabihin ko yung dapat marinig. So ngayon, mag-iisip ka ngayon para sa sarili mo and then, ikaw bandang uli yung mag-decide.
And then last, kung talagang ganun ka naka-mature, alam mo na, nakikita mo, naintindihan mo na, pag nag-continue pa to even, especially sa mga Baptist Church, obviously, walang tayong pakialam sa iba na eh. Labas na tayo dun eh. Pwede natin influence sila, paunti-unti. Pero lalo sa atin, dapat buo tayo din sa bagay na to. Again, wala pa rin pilitan, pero pag naintindihan mo na hindi pa yung katagap-tagap pala sa Diyos, edi labanan mo na, okay? Kahit pa mga kalaban mo ay, nilista natin kanina sa Jeremiah, kung nakikita nyo yun, kahit mga sikat yan at mga ano. Okay, so this time, ngayon, ano na gagawin natin? So, para maano tayo talaga, kasi, again, sa ating, sa new FB, karamihan is naniniwala doon, yung iba hindi rin. Pero may recent ano kasi, na nag-preach na napakinggan ko lahat. Kasi nga, gusto ko rin malaman. Kung mali ako dito, gusto ko malaman. So, pinakinggan ko, hindi ako na-convince, pero nakita ko maganda material sa atin ngayon. Kaya ngayon, inulit ko ulit. Nilista ko yung mga talking points niya. And then, sasagutin natin na isa-isa. Okay, ito po yung nanggaling kay, again, mga maayos na tao to, mga Baptist preacher, pastor, ha? Kaso, di tayo agree sa kanila sa ganitong bagay lang naman. And so, gamitin lang natin. Mga ano lang naman yan. Sport naman yan. Si Pastor Mejia, okay po yan sa maraming bagay. And then, agree with Pastor Anderson. So, pero, tingnan natin kung mag-hold up to pag tinignan na natin talaga yung kanilang position. Okay? So, dito na tayo. So, again, ang dami nating agreements with them. Karamihan, agree tayo. Of course, number one doon, si Santa Claus. So, obviously, kalokohan yun. Hindi sa Diyos yun. We agree both. Okay? So, sila, hindi na pinapractice yun, which is good. Okay? And then, may mga, ano naman daw, may mga tumatawag sa kanilang abomination daw, yung Christmas kay Jesus. Sabi nila, extreme naman yun, which is I agree. Okay, hindi ko sabihin sa kanila yun. Hanggat maaaring nga, hindi ko na ipapasok yung issue sa atin lang kasi church tayo. I hope strong tayo sa pag-discern ng mga bagay-bagay. Okay? So, pareho tayo doon. Anti-gift. Yung iba naman, wala mag-regalo. Hindi rin tayo ganun. I agree. Kung gusto mag-regalo, bahala sa buhay mo. Ngayon, minsan nakakasira din. Yung nga, si pinagtanong nun eh. Exchange gift ba sa, ano, gift ba talaga yun? Tawanan yung mga ano eh. Kasi pilit ka rin eh. Minsan masama pa loob mo. Eh, buong buhay ko, na-experience ko yan. Eh, syempre, Mikey, bagay ka na lang. Ewan ko ba kung nag-i-enjoy sila doon o hindi. Eh, minsan na, tatanda na nga namin. Ganun pa rin eh. Kasi nga, tradisyon. Lolo ko na lang minsan, okay? Pero okay sila doon, di naman mali yun. Di rin tayo extreme na i-condemn yun, okay? Okay, so, may point lang siya doon, sabi niya, wala sa Bible na mag-celebrate, eh wala din sa Bible na huwag mag-celebrate. So, 50-50 ako doon, pero, pag celebration kasi dapat nasa Bible talaga yun, kasi celebrate, paghahandaan nyo, and then, iyaano nyo sa buong mundo. Kaya I believe, mahina yung argument niya doon na pag sinabi sa yung, nasan ba sa Bible na mag-celebrate ka? Eh, nasa na walang... Eh, kung wala kang makita sa Christmas sa Bible, paano mo sabihin huwag ko mag-celebrate? No? So, I believe, mahina yung argument nila doon. Okay? Nakasunod pa? Okay. So ito, nag-agree tayo sa kanya. Sinabi niya rin to eh. Yung sabi natin lagi na hindi talaga tayo required mag-celebrate kasi nga kung soul winner ka, especially yung church, yung soul winning church, pinoproclaim mo na yan. Yung kanyang pagka-Diyos, pagka-katawan tao, nabuhay siya talaga dito. Lagi na sama yung Christmas message doon. Na sila ay binibigay lang nila sa lip service tayo as in seryoso tayo doon. Kasi nga, talking point natin yung talagang importante yun, okay? We both agree there. Ngayon, ito na. Ito na yung sinabi niya na mayroon tayong sagot, no? Sabi dito, wala daw, sabi niya, no problem with tradition as long it doesn't conflict with the clear word of God. Ulitin ko. Then sabi niya, which is tama in a way, sabi niya, wala dapat problema kung may tradisyon, hindi lahat ng bagay nasa Bible, and therefore, okay lang na magbigay tayo ng tradisyon, gumawa tayo ng sarili ng tradisyon, basta hindi nag-conflict sa Bible. Tama. Ang problema, sa Christmas, ang mga pagano ang nagsimula niyan. And therefore, ibang story ito, hindi ito basta tradisyon lang.
Kung ang nag-umpisa ay pagano, yung pwede sabihin, walang problema dyan. Sandali. Okay? So, pero mamaya, sasagutin niya rin yun at sasagutin ulit natin. Okay? So, tandaan niyo yun, ha? Yes, nag-agree ako na pag magandang tradisyon, walang problema kahit wala sa Bible. Pero, sa case ng Christmas, may problema. So, anyway, dito na tayo mapasok sa Romans 14. Okay, kaya, ano napansin niyo sa Romans 14? Ginamit niya to, which is, tama lang naman, meron tong purpose. Kaya, sino na to sa Bible? Okay, ano yung gist nitong Romans 14? Nasabi lang niya na, hoy, huwag kayong mag-aawag yung pag-awayan yung especially yung holidays, pag-celebrate ng holiday, at huwag mag-celebrate ng holiday. At isang bagay pa, pagkain, huwag kayong mag-away. Kung yung isa kumakain ng ganito, yung isa hindi kumakain ng ganito. Yun lang yun. Actually, pag inano mo yan, puro ganun, pagkain. At sinasabi dito, hoy, huwag kayong mag-away, huwag niyong awayin yung isa, destroy not a brother for meat. Ibig sabihin, mababaw yan, pagkain lang, pagkatalunan nyo. Yun na yun eh, pero hanggang dun lang siya, dun na siya umikot. Okay, yun napansin ko. Ang problema, introduce ko na dito yung isang sa mga, ano ko, context. Again, anong context ng Romans 14? Yan ang tanong. Ba't sinasabi niya, huwag kayong mag-away? Anong better, karne o gulay? Gulay. Pareho. Pareho. Anong importante, gulay o marne? Gulay. Gulay. Parehas. Mas. Gulay. 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 Parehas lang. Sabi nga dito, huwag magtalo eh. Huwag tayo nagtatalo. Hindi tayo nagtatalo. Inaano lang natin, pinag-usapan natin. Kasi may nagtatalo. Especially spiritual. At yan ang una ko na kasi, kung hindi nyo alam, mayroon sa especially sa US, at maraming kumakalat yung idea nila at saka yung kanilang veganism. Alam nyo yun? Vegetarian. Iba pa yung vegetarian, na natutunan ko lang din to. Iba pa yung vegetarian sa vegan. At meron pang tatlong klase kasi may restaurant doon sa Robinson dati yung kinakain natin yung ano yun. This message is brought in part by Mongolian. Hindi. Yung may burger, veggie sila, burger. Masarap din eh. Fresh something. Basta alimutan ko rin. Basta fresh options ba yan? Ayan. This message is brought in part. Pero wala na ata sila. Nagsarado na. Ito yung tanong naman ng mga naniniwala sa karne. Sabi nila, katulad nun, ang sarap eh. Pero lasang karne. Kaya if veggie, kung mga gulay is so great, ba't mo gustong gayahin yung meat? Yun ang tanong. Nanindihan nyo ba? Ulitin ko ha. Yung isa gusto meat. Yung isa gusto gulay. Pero yung mga makagulay, gusto lang gayahin yung meat. So maganda ba yung gulay? Gulay. Masarap. Karne. Yung benefits, mas advantage daw yung gulay. Okay. Okay, magano na tayo dito. Mag-lesson tayo muna ng pagkain, nutrition. Okay. Hindi, totoo yan. Kasi po, ginagamit nila yan. Yung glow. Pero, may tatlong triangle yun eh. Diba? May go, glow, and grow. So, sino man maganda? Pareho. So, dapat walang conflict. Pero, sino nagko-conflict? Yung mga dito ba? Sa karne? Hindi, lumalaban. Sabi, wag yan. Wala akong kilala na mahilig sa karne na huwag kayong maggulay.
unless yung mga batang katulad namin dati nung bata kami. Pero kasi yung mga masarap nga kasi itong karne. Pero ito matututunan mo rin kainin. Okay, natindihan na ba yung issue kasi papasok tayo dyan. So again, kaya may pumapasok pag ginagamit pa yung Bible. Yung Book of Daniel, meron doong miracle actually yun. Hindi sinabi miracle, pero miracle yun kasi mga kinain lang nila mga mani, pulse. Tapos, imposible po yun sa panahon nila, sa panahon natin. Pero nga, nung time nila kasi, ewan ko bakit, ewan ko ano meron doon sa King Smith. Okay, may compromise siguro. Di, oh, baboy, ayaw nila dati yan eh. Sa New Testament, nilinaw ng Panginoon. Di ba pala yung ibig niya sabihin doon? Nilinis niya lahat yan eh. So ngayon, pwede natin gawin ng lahat. Basta, lalo yung dugo, di ba? Ayan, controversial pa yan eh. Kaya sabi natin yung dugo, basta may puto, kunwari lang, joke lang yun. Pero, sa akin, malinis na yan. Again, yung iba sa UNFB, hindi na iniwala doon. Ayaw pa rin nilang dugo. Pero again, hati yung issue. But anyway, yung position that. Okay, so ito yung nakalimutan, I believe, ni nag-defense sa Christmas. Kasi sabi niya, ginamit niya to, oh, huwag niyong pagbabawalan niya. Kasi sinabi sa Romans 14 na okay lang mag-celebrate, okay lang hindi. Yun pa sinabi actually. Mamaya tayo sa holiday, doon mo tayo sa, ano, tapos tayo sa meat, tsaka ano eh. Pagdating sa meat, tsaka sa gulay, anong better ulit? Depende, di ba? Kung medyo na sobra ka dito, i-balance mo nito. Kung sobra ka dito, kulang ka dito, kailangan mo rin to. Pansinin nyo kasi sinabi dito sa verse 2, ay, sa verse 1 muna, may sinabi siya dito, him that is weak in the faith receive ye, but not to this doubtful disputation. Sa Tagalog, may mga kapatid daw na mahina sa pananampalataya. O, gulat ba kayo doon? O, pantay-pantay tayo lahat. Ngayon sinabi, may mga mahina. Either bago, may pinanggalingan, okay, na alam mo na, problema, or iba talagang mahina pa sa interpretation, discerning, wala, mahina pa. Pero tanggapin mo, hindi mo titiwalag, sisirain siya, or may pagkompetensya ka. Okay? Kailan lang, may sinabihan ako, oy, tama na yan. Kasi parang sinasabihan yung isang kapatid na mahina naman talaga. Eh kaso, ginugulpin eh. Eh ako, pinapabayaan ko lang kasi nga, tama rin naman. Kasi mahina yung isa, sabihin ng isa, tama. Oh, ganito gawin mo, ganito gawin mo. Eh, tagal-tagal, okay na, alam niya na yun, narinig niya na, okay na, tama na, sabi kong ganun. Entindihan niyo ba? Kasi pag pinukpok mo naman ang pinukpok, katulad ng kahit ano pa yan, ano ba yung pinupukpok natin? Kunwari, ito, may sira, inaayos mo. Oo nga, inaayos mo pero tama lang. Hindi yung baon na, pukpukin mo pa rin. Ganun po tayo ganun po actually yung ano din sinasabi dito. Intindihan na? Huwag nyo sosobrahan. So, pagdating sa magkakapatid, hindi yan bakal or something na hindi naisira. Pag pinukpok mo ng pinukpok yan ng gusto, baka lalong ma-deform. Sa bakal, may deform yan sa kahoy. Kaya, hoy, huwag mong pukpukin. Pero, huwag nyo kakalimutan na meron pa rin weak in the faith. Okay? Kasi yun ang nakalimutan, I believe, nung gumamit nito. Yung nag-depensa sa Christmas, sabi niya, hoy, mali yan. Huwag mo siyang mag-usga na mali siya. Kasi, sabi sa Bible, huwag mo siyang usgan. Nakalimutan yung context. Nag-focus yung Romans 14 sa huwag mong sosobrahang pukpukin. Nasabi lang, may weak eh. Anong gusto mo, weak o strong sa faith? So, may pagkakaiba pa rin ang better yung strong. Pero, huwag mo again, ulit-ulit na ako kasi para makuha niyo eh. Pag strong ka, okay yan. Gamitin mo lang sa tama. Okay? At after kasi nun, pupukpukin nyo yan paulit-ulit na kasi nga para i-consider natin yung mga mahihinang kapatid. Dahil may mga kapatid na either mahina ang utak, mahina ang loob, may past na medyo burden niya, binubuhat niya. Pag pinukpok mo yan, lalo mo yan may discuss. Ewan ko na mag-church kasi ganyan yung mga tao dyan eh. Hindi mo man lang binigyan ng space, di ba? Bigyan mo ng space. Kung mahina yan, kailangan niya parang kahit sa school, di ba? Di ba? Para ma-master niya isang idea, di ba? Sa, ano? Ma-master niya isang skill, kailangan niya ng iba, 10 days. Yung iba, 2 araw lang, kuha na. Eh, gusto mo ipokpok na gusto niya na makuha ng katulad mo, 2 days lang. Madi-discourage siya, nang hirap naman, ayoko na nga. Eh, di umayaw, parang Bible reading din.
Anong gusto mo? Yung magbasa siya ng one chapter a day para sa isang linggo, meron siyang 7 chapter. E nahihirapan siya. Gusto mo? Hindi, dapat one chapter. E yung kaya niya lang, one half chapter. Hindi, kailangan, gawin mo yan. Na-discourage ngayon. Hindi na nagbasa. Oh, gusto mo ba yon? So, sana malinaw ang context natin ngayon na kasi ginamit niya to, I believe, nakalimutan niya yung context. Okay. So, ito pa yung gusto kong sabihin. Sino mahina ngayon? Yung mahilig sa meat o yung mahilig sa gulay? Dito sa context, sino? Baliktad, no? Pero ba tayo ngayon gusto natin gulay? Nasobrahan din tayo eh. Yung mga health experts, kasi nga alam nila na ito, hindi na tayo magkukulang dito, masarap to eh. So, ginawa nila, binabaliktad nung ngayon, dapat laging gulay, dapat laging. Yung iba sinobrahan, wala na, dapat lahat gulay. Ganun po yung vegetarian, gusto niya ganito. Pero ang vegan, gusto niya ganito. Okay, ibig sabihin niya, kahit itlog, hindi yan kasi galing yung itlog sa manok eh. Ayaw ng itlog? Gatas. Ayaw pa rin, vegan. Okay, so, kaya mga namamayat yung mga iba, kakasakit eh. Kaya kung sakali man makuha nila yung nutrients sa gulay, hindi pa rin complete yun, masyado maraming effort, I believe, mali. Kaya sabi sa verse 2, okay, kung hindi nyo na-realize, may mas mahina dyan. Sino yun? Sinabi nyo kanina, yung pinipilit niya yung gulay lang. Ang sabi sa Bible, he that, sabi yung one believe it, eat all things, another who is weak, eateth herbs. Spiritual weakness po to. Kala niya, spiritual siya, pero ang sabi ng Bible, hindi siya. Awa? So, balik tayo sa Christmas. Kasi ito po yung ginawa ni nagdumapensi sa Christmas. Yung sabi ko nanina. Yan. So, sabi dyan dito, ang Diyos ay nagbibigay ng liberty. Ibig sabihin, may kalayaan tayo. Totoo naman yun. Sabi sa Bible, where the word of God is, there is liberty. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. So, isa yung liberty, kalayaan. Pero alam na natin, hindi natin pwedeng gawin lahat. So, ngayon, yun ang pinag-usapan natin. Ano yung pwedeng natin gawin? Ano yung hindi? So, tama na sinabi niya na yung major, mag-focus tayo doon. Yung mga minor, malaya na tayo. So, pero kung mas mature ka, sabi ko kanina, walang major, walang minor. Kung natapos mo lahat ng major, banatan mo ngayon yung minor, kung ano yung bet, ano yung dapat mong gawin dyan sa mga minor subjects. Okay? So, sabi niya, may liberty, tama sana yun, pero ang sagot natin dyan, hindi niya, kinalimutan yun, sinet aside niya na, again, nanggaling yun sa pagan, sinabi din niya yan later. And then, ginagamit po yun ng Catholic, again. So, hindi mo ba yun, titingnan yung angulo na yun, na gusto niya ng Catholic sila, oh, Christmas, mas yan, Christmas. Sabi niya, hindi naman, hindi, yun talaga yun. Yun talaga nanggaling, wala ibang magagalingan yun. Kaya, in-set aside niya yun, and then di niya in-address. So, I believe, kaya mali yun. And then, nabanggit ko na ito kanina, sabi niya, essentials lang, liberty on others. Pinaka-face ko na yung kanyang ano. Pero, again, sagot natin doon, yes, maganda na unahin natin yung major, pero, kailangan ding edo isang minor pag kaya mo na. Okay? So, hindi natin pipilit to agad, unahin natin yung major, pero yung mga mas importante, pero i-address pa rin natin to. Okay. So, ito na yung lagi yung sinasabi. If you say all days are alike. Ito, nasa na ba yun? Be persuaded. The 5, yan. Okay, sabi dyan, one man, yung ibang tao, estimate one day above another. For example nga, yung December 25, mas bongga sa December 24. Diba? In December 25, ay mas papahalaga natin kasi Christmas Day daw yan kaysa sa December 1. So, may mga ganun daw tao, okay? Reality yun. Yung iba naman, pare-pareho lang. Yung ibang tao daw, pare-pareho lang yan. Kaya sabi dyan, let everyone be persuaded in his own mind. So, huminto siya, I believe, sa idea na sinasabi dito, dapat pare-pareho lang yan. Okay lang na mag-set aside ka ng isang araw, okay lang na pantay-pantay ka. Again, kung aalisin mo yung context na may mga mahina, hindi, dapat lahat tanggapin natin, tama yun. Pero, still may mahina, yung mga mahina, gusto natin lumago. Okay?
Kaya pag nakita na natin yung mahina ay tinanggap na natin, nakaka-adapt na, binigyan mo ng space. Later, banata mo rin kung paano siya hindi magiging mahina. Na parang hindi dapat gulay ata tayo lang eh kasi nakaka-cancer daw yung karne. Pwede ba 'yon? Pagkain ng sinabi ng Diyos, kumain ka ng karne. So, ibang source ng cancer. At actually aminin nila, hindi nila alam. So then don't let anybody tell you na masama ang meat. Okay. So binanggit niya rin is tama naman 'to. 1 Corinthians 12:6, and there are diversities of nation, but it's the same God which worketh in all. Ibig sabihin, kanya-kanya tayo ng ibang bagay kung paano natin papatupad ibang bagay. Tama naman agad yun. So, pero hindi sinasabi doon na pag may conflict, kahit may naamoy na tayong something strong, pagpapaset aside doon natin, depensa na natin kung ano yung gusto natin ngayon, yun na yun. Hindi, kung may naamoy ka, at may nag-bring up, tingnan mo din naman. Yun ang gusto ko lang sabihin muna dito for starters. Okay, so may binanggit lang siyang yung mga tradisyon in the Old Testament na hindi lang pinakilaman ng Diyos eh. Therefore, okay lang magbigay gumawa ng tradisyon. Tama na yun. I agree with that. So merong example lang doon kay Jacob. Diba? Hindi sinabi ng Diyos na huwag kayong kumain ng shank ng ano man yun. Nakalimutan ko eh. Kasi diba nag-wrestle sila, napilay si Jacob dito. At di ako sigurado kung dito yun o dito. Basta yun na yun. So again, may tradisyon sila doon kumain. No? Hindi sinabi ng Diyos na bawal. E di okay lang. Walang problema doon. Kasi wala namang spiritual implication yun. Yung sabihin doon. Magkaiba yun. Pero kung may spiritual implication, na katulad nga niya, Christmas, ginagawa nilang mass, medyo na napupush yung idea, yung agenda ng Catholic. And then, naiging sinisiksik natin sa December 25 na alam natin siguradong di winter time yung ano. So, nagkakaroon ng conflict. Nagkakaroon na yung katotohanan is set aside. Yun ang problema doon. Yun, nasabi ko na yun. Ngayon, ilang minutes na ako? Patay. Ilang minutes na ako? Tagal ah. 45 na agad. No? So, anyway, sabi din niya, hindi naman namin binipilit sa iba eh. O tama naman yung kaso, the fact na ginagawa nyo, nadidepensa nyo, in a way, ganun pa rin yun. In a way, soft lang. Pero still, pag sinabi mo, oy, mga anti-Christian dyan, mali kayo. Again, minor thing still. Pero tama sa point niya is, hindi namin kinukumad sa inyo, oh, kayo mag-celebrate na Christmas, tama lang naman yun. Na huwag mong pilitin ng iba. Okay? Huwag mo lang i-label. Okay, so kaya ang sagot ko doon ay ang context nga natin kanina, nabanggit na may weak nga eh. Ano, okay lang na weak na lang siya? No. I-discuss mo sa kanya na, hoy, mahina kang Kristiyano kasi hanggang ngayon puro ka pagkain lang at puro ka gulay. Actually, pati katawan mo manghihina kung puro ka gulay. Alam nyo ba yun? Kasi mahirap na i-digest natin yan eh. Hirap tayo, hindi natin nakukuha yung nutrients na makukuha natin sa laman, sa flesh, kumpara sa gulay. Sabi nila, meron tong ano, meron tong lahat ng kailangan mo dito. Tanong, nanadigest mo ba ng katawan mo bilang tao? Hindi ka naman baka eh. Kabayot, kaya nila yon. Tayo, hindi. So, disadvantage sa atin yung mga tao. Ngayon, sa mga weak na Christian spiritually, huwag mo itolerate yun na totally, huwag na tayong mag karne. Na alam mo, base yon sa paniniwalang mali. Okay? So ngayon, pag may problema, hindi ko makain ng karne dito, anong gagawin ko? Bilang kahit kayo. Though bihira yun, di ba? Bihira nga yun, yun ang totoo eh. Pero kunwari lang, may hindi nagkakarne dito, anong gagawin nyo? Di ba, makukonsern ka eh. Makukonsern ka actually. At madalas ay hindi ang pagkilala kong mga ganyan, religious ano din eh, religious belief. Mga Indiano, ganyan. No? Bakit sila nagmimit? Ang turo sa kanila, may nag-reincarnate daw yan eh. Hindi nila pinili yun. Kaya ginagawa nila yun. Sa una, ang dahilan, mayroong maling doktrina tinuro sa kanila. Yun ang totoo. Okay? So ngayon, gagawin natin, kung may kailangan ito Indiano na medyo open-minded, anong gagawin ko? Papakainin ko yun. Kawawa ka naman, dahil mo na may miss. Diba? So ganun din yung mga Kristiyano. Turuan natin na yung mga minor, even yung mga minor things, magets nila. So sa Christmas, ganun yun.
eh, ano gagawin sa Christmas? Palitan mo na yan. Kaya huwag kang makisawsaw kasi ganoon naman sa Christmas eh. Madalas ay hindi, makikisawsaw ka dyan. Hindi dahil gustong-gusto mong purihin ng Diyos kaya ka magi-Christmas. I don't think so. Magi-Christmas ka dahil na ano ka na, nasawsaw ka dito, na-saturate ka na ng kasiyahan ng Christmas. Yung tawag natin last time, enchantments. Ganun ang ano ka dyan. Next! Tapos yun, matagal to eh. Ano pa ako dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na lang. So, tinukoy niya po yung origin. Okay? Sinabi niya na, in a way, totoo naman to. Sabi niya, ang roots ng Christmas daw ay hindi malinaw. Totoo ba yun? Actually, hindi. Yung pagan pala, sabi niya, yung pagan origins ay hindi malinaw. Ibig sabihin, pinagdududaan niyang, baka pagan yan, baka hindi. Niniwala pa kayo dun? Kung nakikita niya na, kunwari, ano maganda? Kunwari, nakikita ko dito, wala si Juliana ngayon. Ha? Oo nga, nasiya siya. Nag-passion. Anyway, so kunwari si ano na lang, si Rai Rai. Nakita ko nagaganyan siya. Ganyan. Hindi ako nanonood niya ang TikTok. Hindi, halata eh. Hindi, maniwala ka sa akin, hindi. Yung pala pinapanood niya, yung nanonood ng TikTok. Pero sa TikTok di siya nanonood. Pero yun na napanood niya, doon lang. Ano. So merong natitrace mo yung origin. So gano'n po yung sabi ito, hindi na malinaw eh. Pero, Christmas tree, meron bang gumawa ng ibang tao na wala sa Bible, hindi ginawa sa Bible, pero may meron. Oh, hindi naman i-celebrate namin, pero pumapasok within Christianity. So, pwede mo sabihin, pwede ba itanggi yun? Hindi, yun ang gusto kong sabihin doon. Next, yung sabi nila, madalas sinasabi ito ni Pastor Anderson, sabi niya, there's 1 in 365 chance na Christmas is December 25. Hindi yun, fraction. Tsaka, ang tawag dyan? Percent probability, di ba? Ang ibig sabihin kasi hindi nga sigurado, kaya pwede ng December 25. Maring hindi, maring. Ay, nabanggit natin kanina umaga, hindi, kasi nga winter time yon, hindi mag-stay sa labas ang mga pastol at ang kanilang pinagpapastolan sa labas. At sabi sa Bible, sila'y nasa labas, so malamang yun ay season na kung saan definitely hindi winter. So mali yun. Yun ang malinaw. And then, ito daw, sabi niya, kahit pa, I believe niya hindi malabong nang galing sa pagan niya, pero kahit pa gano'n yan, sabi niya, okay lang din daw. Matapang na statement yun. Hindi pinakinggan ko, paano niya explain yun? O, ito explanation niya. Sabi niya, origin doesn't matter as long as hindi naman namin ginagawa yung ginawa nila. O, tama rin. May tama doon. May tama kasi katulad nun. Yung mga pagano, ginagawa daw nila is basta parang nagbabahay-bahay daw sila, nakaubad daw. Obviously, kalokohan yun. Pero pagano nga eh. Hindi naman namin ginagawa yun eh. Therefore, okay lang. Medyo may point kasi nga, hindi naman namin ginagawa yung ginagawa nila eh. So ginagawa namin, iba naman. May point din. At tama naman yun. Salamat din nila ginagawa yun. Diba? Eh sabi niya, origin doesn't matter. I disagree. Kasi, pero may explanation pa siya. O bakit yung, ito na yung explanation niya na mamaya sasagutin natin. Okay? Bakit daw, doesn't matter kung saan nag-origin yan. Kasi, alam niyo ba yung Canaan? Land of Canaan. No, originally, mga lokolo kayo, mga wicked yung nakatira doon. Eh, ba't pinagamit ng Diyos sa kanila yon? So, ibig sabihin, nirepurpose nila. Kaya yung Christmas daw, kung pagano dati yan, eh, Christianized na namin eh. Oh, di ba? May point, di ba? Kasi wala na yung pagano. Christianized na yan eh. Hindi na sasamba namin sa Panginoong Jesus. So, maganda naman. At mamaya ako sasagutin, ganun din daw yung mga silvers. Pag may tinalo silang bansa, yung mga silver kasi, tsaka yung mga wells, gagamitin nila. Ang Diyos mismo nagsabi doon, gamitin niyo yung mga wells. Huwag niyo sirain, gamitin niyo. Tapos yung mga silver nila, huwag mong itapon. Sa inyo na yon. I-offer niyo iba sa Panginoon, yung iba gamitin niyo. So kahit daw pagan yung gumamit noon,
Gamitin na siya sa tama, wala nang problema. Tama ba? Tama! Tama! But silver din niya kahit anong mangyari, kahit kanino pa yung galing eh. Tama naman. Mamaya, sagutin natin yon. So, ganun din yung birthday. Eh, paano daw pag, kunwari si may, class, may office mate ako, December 25 birthday niya. Eh, kung Kristiyano, kung naging Kristiyano daw siya, strawman pa, alam yung strawman? Strawman argument, isabihin, hindi yan sinasabi ko, pero gagamitin ko yan against you. Medyo lumalalim tayo. Ano po yan? False, tawag yan? Fallacy yan. Ibig sabihin, kunwari si, kailangan ko explain to eh. Ano yung mga example niyan? Yan, yung perfect yung sa Calvinist. Yan, okay? So, kunwari ako, hindi ako Calvinist. Galit ako sa Calvinist yan. Alam nyo na, di ba? So, pero yung Calvinist, gagawin nila, patirahin ako, kasi against ako sa kanila, sabihin nila, Arminian ka. Alam nyo na, ha? Eh, pero hindi naman niwala sa Arminian, hindi, Arminian ka. So, babanatan nila Arminian, mga loko-loko yan, mga mali, eto, I agree with you. Pero isa ka pa eh. Pero ginagawa, binabanatan niya Arminian para tanggapin siya. Ayun yung tawag doon straw man, ibig sabihin, ginagamit niya yung another school of thought, yung Arminian, another heresy, sasabihin, ganun ka. Tapos babanatan niyo, babanatan niyo. Tapos yung mga nakikinig ngayon, kala nila ako yung mali, sa kahit hindi naman ako Arminian. Ganun po ang straw man. So, yung ganun ang ginawa ni, ano, nung nagdepensa ng Christmas, sabi niya, ibig sabihin, hindi na ako mag-celebrate ng birthday ko kasi eksakto, ano eh, Christmas eh. Tama ba yung argument na ganun? Sinasabi mo ngayon na hindi yung sinabi ko, wala akong sinabing ganun. Kasi sinasabi niya, sinabi na anti-Christmas yun. Kasi nga, gusto niya ang strawman. Banatan to, parang bandang huli. Ah, mali ka, hindi nga ako ganyan eh. So, ganun ang ginawa niya dito, which is mali. Hindi ko alam bakit, magaling din to eh. Pero hindi ko alam bakit niya, hindi naisip yun, ewan ko. Malamang, na-fixate siya sa Christmas nga. Kaya, nasagot ko doon, ganito. Tama yung sinabi niya na, sabi sa Bible kasi, gamitin pa natin yung mga pagano. Ang problema, ang pagkakaiba ng Christmas sa kinanlad, ang pagkakaiba ng Christmas sa silver, sa wells, at sa bahay na to, di ba? Yung parang, ano niya, another example niya, yung kanilang lugar ay ginamit ng kung sino. Kunwari, ang gumamit nito ngayon, noong 80s, kunwari, huwag niyong gagamitin ito. Eh, hindi, resource lang to eh. Yan ang gusto ko sabihin dito, iba yung date, iba yung resource na pwede mo talagang i-repurpose. Pero pag date, nag-fixate ka sa date, ginamit mo rin yung date na yun, the same time, ano yun, eh, Christianize na na, ba't kailangan dun? Yun ang tanong. Kasi anday pa natin mag, pwede pa tayong, siya nagsabi, ha? Sabi niya nga, eh, kahit ano naman, pwede, December 1, December 2, January 2, pwede pala mong gamitin yun, ba't yun ginamit natin? Bakit tayo na gumamit exactly din nung date na alam na natin na ginamit ng mga pagano? At, uy, interestingly, sumakto na, gumagamit din ng mistletoe, ng Christmas. Ay, nagkataon. Yun, ang problema doon sa argument na yun. Kaya, bigyan ko yun ng another argument ha, sa idols. Ano may gusto ko sabihin dito? Nakalimutan ko tuloy. Idols, yan, sa Catholic. Yung dahil sila dito, Catholic idols. Okay, ito yung sabi ng Catholic. Eh, hindi naman namin sinasamba yan eh. Sumasamba kami sa tunay na Diyos. Pero, hinahayaan lang namin yan kasi ano yung ginagalang namin yan. Alam nyo na yung sagot doon, di ba? Ano sagot doon? Eh, ba't mo pananatilihin yan? Kung alam mong hindi Diyos yan, tas ang palagay nung iba, sumasamba kayo dyan, kahit hindi ka sumasamba dyan, alisin mo na. Ganun din tayo sa Christmas ngayon. Yan ang point natin dito. Kung alam mo na maraming natitisod dyan, alam mo na, obviously, yung mga pagano doon, naiiniwala sila na, ay, inayunan tayo ng Catholic, and therefore, ganun lang pala yun eh. Ay, hindi naman kami Catholic still. Mayroon ditong grupo ng tawag natin, Mother of All Cults. Di mo may tatanggi influence sila. Di mo may tatanggi yun eh. Ay, tayo din, maki-Christmas na. Mali. Eliminate mo na yun. Para yung mga, katulad nung iba na, lumayo na sila doon, sa idols, ganun din. Lagi nating nasabi sa mga Catholic, kung talagang di yan required sa inyo, alisin mo nga. Wala akong kilala nung kahit isang diocese na yan, isang sim, kasi nga hindi sila, hindi nila alisin yun, doon sila nakilala. They believe on it. Isa yun sa tinuro sa kanila. Walang place of worship sa kanila na walang ganun.
So again, ang maganda sa Christmas, hindi naman ginagawa ng baptism na dapat mag-celebrate. Pero still, pag nakisawsaw ka na, inuulit ko, matitisod yung iba na sabihin nila, okay lang pala yun. And then, of course, naka-hide yung, nakatago po yung tawag dito, yung dahilan, ba't ka nakisawsaw doon? Nabanggit ko na kanina umaga, I believe, kasi masaya. Hindi tamang ano yung dahilan. Amen? Pero again, anyway, ako magbintang, pero yun ang nakikita ko, I may be wrong, I may be right, but I think I'm right. Last, ito yung matindi, okay? So, I believe ginamit niya to para to push his position. Sinabi niya ganito, mga hipokrito daw, yung mga even stupid daw. At hindi nakakaintindi ng Bible, yung mga nagsasabi na hindi December 25 ang Christmas. Medyo mabigat yun. O, tingnan natin kung ano yung example niya. Bakit daw? Kasi sabi niya, hindi ko maisisi kasi ano siya eh. Pero ano yung Mexican ano siya, origin siya eh. Dapat alam niya rin to eh. Pero sabi niya, lahat ng araw sa buong linggo, lahat yan pagan origin eh. Nag-dwell siya doon. Una, Monday. Bakit Monday? Moon. Tuesday. Nakalimutan ko. Wednesday, basta parang si Diyos-Diyos din yan. Thursday, alam na alam natin. Ano, saan ang galing yung Thursday? Thursday. Friday. Si Freya, nanay ni Thor. Wala yung Avengers, marunong na rin kayo mag-mythology. Norse pala yun, Norse, mythology. Saturday, Saturnalia, Roman God. Diyos-Diyosan. Sunday, Sun God. Oh, therefore, sabi niya, mga hipokrito kayo, nag-schedule din kayo ng Sunday. Pwede gumagamit na kayo ng pagan origin. Tama ba yung argument na yun? Ang una ko sagot na malinaw lang doon, palibasa, ano tayo, Pilipino, ang tawag sa Pilipino ng Sunday? Linggo. O, di okay lang. Walang ano din eh. Lunes. Ay, Lunes, ano din yun? Moon din yun. Lunar. Webes, Martes, Mars. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Miyerkules, hindi na siguro Diyos-Diyosan yun. Hindi ko alam. Webes, ha? Biyernes, ano? Lalo sa ibang, ano, kasi nag-Greek ako, parang wala naman. So, ibig sabihin ko lang, nauna, kaya ang point ko dito, ano pa nauna? 7 days a week? O yung pangalan ng 7 days of the week? So, ngayon, kung yung sa English, may kang English, inadapt nila yung mga pagan origin na names, hipokrito ba tayo kung gumamit tayo ng Sunday? Eh, wala tayong magawa. Sunday na tawag yun sa ano eh. Mali, yung Christmas, pwede mong ipagpaliban yun kasi hindi naman sinabing, hindi naman dinefine yun sa kalendaryo na original na December 25 Christmas. Hindi. Kahit sila nag-agree, kahit Catholic na. Some point in time, in-appoint yung December 25 na mapanganakan daw ni Jesus. So, long before, meron ng 7 days a week, meron ng buwan-buwan, meron ng taon. Long before that. So, valid ba yung argument? Hindi. Okay? So, tapos na po tayo. Mga inaantok na kayo. At sobrang nino na, ilang minutes lang naman eh. Ngayon, sana, so anong gagawin natin, Pastor, ngayon? Again, ikaw bahala sa sarili mo kasi, ano yan eh, may encounter mo yan. Salamat nga, dito si na Brad. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, ayan, sinapa may kasi mahina pa yan. Saka kahit ako, pag nandito siya, sabihin niya, hindi ako pinayagan ng tatay mo. Tama lang yan, huwag ka pumunta. Kasi ano nga yan eh, Pasko eh. Bakit Pasko? Eh, tatay mo yun, sumunod ka. Okay? Pero mali siya. Pero tatay mo siya eh. Kaya nga submit eh. Kaya pag nag-submit ka, hindi ibig sabihin, lagi siya tama. Kahit mali siya, dapat sumunod ka, kaya nga submit. Amen. Pero tayo, at kahit sino pa tayo, lalaki tayo, dapat sana nag-iisip tayo. Yung mga binanggit ko dito, medyo malaman, di ba? Pero ikaw na lang yung makano dyan. Ngayon, ito mga bata kasi, ayain kayo ng mamasko. Kasi sabihin ko lang sa inyo, ganito. Para kayo namamalimos, pag namamasko kayo, gusto mo ba yun? Against yun sa Bible, di ba? So, wag na.
Eh, basta, sa'yo na lang umamas ko. Mali rin yun, ha? Mali. Ha? Medyo ano yun. Ang ganda yung prinsip ni Pagkarino, eh. Ganun yun. Networking, arang ganun yun, eh. Pinapasok mo yung usapang balbal kasi para sa advantage mo, eh. Hindi ganun, ha? Pero iba kasi tinatanggap yung ganun, eh. Anyway, so magpapasko pa ba kayo? Again, bahala sa inyo. Pero ako, nagkakatuwaan ko lang yan. Again, pansinin sa akin, hindi ko binabanatan yan. Pansinin sa mga ano ko, sa Facebook, madalas ang binabanatan ko lang COVID nga kasi malaking kalokohan, eh. Tsaka iba sa alam mo na, spiritual battle. Pero sa Christmas, I believe they are weak. I believe yung iba yan, they are ano, eh, okay sila sa ibang bagay. Sa ibang bagay, nayari sila. Masaya kasi yun, eh. I believe sana dating yung panahon na may realize nila na mabuhay tayo kahit walang Pasko. Amen? Everyday pwede tayo mag-soul winning, proclaim natin, itaas natin ng Diyos sa buhay natin, ng Panginoon. Hindi mo kailangan mag-celebrate, mag-ano dyan. Para sa akin, may pagka-hypocrite. Yun ang hypocrite. Kasi once a year ka pa, eh, ba't di na lang araw-araw? At again, walang kinalaman mo yung parol sa ano. Hindi, yung star, eh. Sige, ang star, bilog, eh. Paano yan? Sige, magparol ka ng bilog. Okay. So, masaya ba kayo? Eh, masaya pag natututo ka, di ba? Again, huwag niyong gagamitin ano yun, ha? Pamukpo ka. Ha, may natutunan ako kay Pastor. Abanata kayong classmate ko. Ano na lang, ipunin mo na lang. At ang style natin, pag again, minor thing kasi yan, minor thing. Na again, pwedeng maging major sa kanila. Ayaw mong maging umiwas sa'yo sa isang bagay na supposedly mapalapit nga sila sa Diyos. Maling-mali, okay? So, alamin nyo lang. Alamin nyo yung exactly. So, nalaman nyo na aral. Ang alamin nyo ngayon, paano exactly gagamitin nyo ng pag-aralan nyo. Okay? Parang preaching. At alam mo yung material. Yung delivery ng preaching, yung teaching, kung ano man yan, iba pa yun. Parang ganun din. Science, technology. Diba? Ayun na yun. Okay, so let's pray. Panginoon, salamat po sa nawa ito yung naging malinaw. Salamat mo sa'yo din kami, Panginoon, dahil nakita namin, kahit mga maayos po itong mga tao, Panginoon, ay minsan may points na mahina sila, Panginoon. That's what I believe, Panginoon, nawa. Ganun din po ang aming makita. Kung mali kami, Panginoon, huwag niyo pong allow na kayo mag-continue sa mali. Ang tama kami naman po, Panginoon, ay malaman din namin next kung paano ito influence ang ibang tao, Panginoon, to do and believe as we are, Panginoon. So, kayo pong lulati, Panginoon, salamat sa taon muli na hindi pinagkalob niyo sa amin sa next year, Panginoon. Kayo pa rin po may taas sa amin ng mga salita, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, pray. Amen.